Sir, magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. At guess what, kung nasa saan po ako ngayon? Nandito po ako ngayon sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport. Dahil pupunta ako ng Davao mga kababayan. Bakit? Yan po ay malalaman nyo mamaya. Isa-surprise natin sila Kuya Eli at Noy dahil hindi po nila alam na ako ay lumipad papuntang Davao ngayon. Dahil mayroon po akong sorpresa para po sa kanila. Malalaman nyo po yan sa pagdating ko sa Davao. So maraming pong salamat. Excited na ba kayong malaman kung ano ang surprise natin? Abangan nyo po yan. Guys, thanks God at nakarating na po ako dito ng Davao ulit. At medyo napagod dahil sa biyahe. Sanay naman ako doon pero ngayon parang napagod ako siguro dahil wala pang pahinga. So, ayun, may nag-hotel lang ako. So, this time ako lang talagang mag-isa. Excited na ako para bukas, no? Excited ako sa pagkikita ulit natin ng PP team, sina Kuya Eli at Kuya Noy. So, that is for today's. So, yun mga kababayan, at sa simpleng ano lang tayo, like travelers in lang ako dito. So, papahinga po muna ako and have a good night. Then, bukas ng umaga, ang inaabangan ng lahat, ang malaking magaganap sa PBT. It's a big surprise. Maraming salamat. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Papahinga po muna ako. Bye. So yan guys, good morning. At nakaligo na ako at ready na ako. So pupunta na ako dun sa McDonald's. Stay lang kayo dyan mga kababayan. Good morning everyone. So let's go. Punta na tayo sa pagpaprank natin para sa kanila. And sa surprise para kay na Ellie and Noe. Let's go mga kababayan. Samahan niyo po ako. Oh, bagong gising. Let's do this. Ayan. Nasaan na ba yung ano ko? Hindi alam ni na Kuya Eli at Noy na ako ang makikipagkita sa kanila. Sinabi ko kasi na mayroong sponsor na nagpadala ng package at dito sila imi-meet. Pero hindi nila alam na ako yun. Bakit kayo nandito? Hindi, darating ka sa sila. Nabis ka na. Nasa, darating ka sa sila. Kailangan sabahan natin. Tita, oh. Dahil namiss namin ang isa't isa, mag-breakfast po muna kami bago ko sila samahan sa kanilang misyon na gagawin ngayong araw. Kain muna, tika. Kababayan, magkakasama na po ulit kami ngayon. Nandito na nga po ulit ako sa Davao. So, hindi nila in-expect na darating nga ako. And, na-surprise ba sila? Na-surprise ba kayo? Surprise. Kayo? Na-surprise. Nagulat so, kami pa ganyan sa... Ano masasabi nyo? Ay, patay mo yung radyo! So, na-surprise ba kayo? Sobrang surprise. Nagulat ka pa. Nakakita ng Diyosa. So na-surprise talaga kayo o charot nyo lang yan? Walang charot yun. Ito, yan eh.
Iniisip namin yung bar. Iba yung nakita. Uy! Sir Paul! Iba! Ang iba pala ang imi-meet up yung Diyos. So dahil na-surprise kayo, nasamahan ko muna kayo ngayong araw mag-vlog. No? Bago kami maghiwa-hiwalay ulit. So bukas kasi mga kababayan, babalik na ako. Sasamahan lang namin yung sponsor bukas na mamimigay ng mga hindi naman relief, kumbaga mga package yan doon sa lugar na pinagbablagan namin dati sa bundok, para ma-double check ko din muna. At nasamahan natin dalawang pangit mo to. Ayan. At wala na po silang maisusuot na duster. Sis, wala ka na maisusuot na duster, sis. Tinala ko na lahat. Medyo ano na yun. Lola na yung ano ko doon. Yeah. Okay. Ano, so pupunta po kami ngayon doon sa lugar na yon, sa Malabo. So hindi talaga nila expect mga kababayan na ako ay pupunta dito. Ewan ko lang, baka alam nila. Baka malay nyo may nagmarites. Waro. So wala daw, waro. Kala namin ay imi-meet up na once. Oo. Okay, na-franco sila. Akala nila may imi-meet up na ano, ganyan-ganyan. Ngayong umaga. Ay, bukas pa dating noon. Bukas pa kasi ang dating noon. So, bukas po kami magkikita-kita. Shoutout po kay Ate Connie. Maray-maray po salamat ng Ontario, Canada. Ayan. Thank you din po kay Ate Tony sa kanyang husband. Maray-maray po salamat. Siyempre kay Tita Bibi Love, kay Tita Sarah, shoutout sa inyo. At kay Tito Dr. Dennis Latuno. So yun, pupunta na kami doon sa bundok mga kababayan. Bumaba muna yung dalawa dahil may kukunin pong salamin na para po doon sa charts ni na dito. At meron po tayo ditong guys, bumaba po muna yung dalawa dahil may ikakarga pong salamin na dadalhin doon sa kaila Edito. Sasamahan ko sila doon. Ayan sila. Ayan. At eto pa guys, hindi nila alam. At ito, meron pa tayong isang surprise sa kanila na hindi nila alam. Okay? At hindi nyo rin yun alam kung ano man yun. At hindi nila alam kung ano yung surprise na yun at hindi nyo rin yun alam. So mamaya malalaman nyo, no? So, abangan yan mamaya itong mga surprise natin pa para po sa kanila. So, tutok lang ulit. Karga sila ng mga salamin nga para sa kaila Edito na simbahan. At marami pong salamat ulit sa lahat ng mga nag-donate para po sa charge nila Edito. So yun mga kababayan, at kinakarga nila yung mga salamin para sa simbahan kaila Edito. So ganyan ang ginagawa namin every time na may pabahay. Dahil mahirap pong i-deliver doon yung mga ganitong gamit at materyales, kami talaga yung nagdadala. So dahil wala na nga po ako dito sa Davao or hindi na ako dito maglalagay, sila na talaga yung gumagawa nito. At sanay naman yan sila dahil palagi namin yung ginagawa. Masasanay talaga yan sila dalawa. At yan, nakakatuwa dahil syempre sila pong dalawa ay palaging magkasama. So yun mga kababayan, tapos na po yung vlog namin. At hindi alam nitong dalawa na yung plano ko pa rin at surprise para po sa kanila. At eto na po yun mga kababayan. Ano yan? Gayabano. So may karga pa po kaming isasakay. Yan ah. Papunta pa kami kaila Edito. Edito, ediwaw.
Sabi nga sa mga ito. Sabi. Cheek! Ayan. So, yan, maraming salamat guys. At salamat. Nakabalik po ulit ako dito sa Mindanao. At salamat kay Kuya Ellie at Kuya Noy. Isara mo yung pinto. Napasok yung lamo ko dyan. So, kamusta naman pala kayo nung ako ay umalis? Una sis, medyo nanibago. Nakamiss. Tapos, yung alam mo yung daily routine sa buong isang taon na magkasama. Nakamiss. Tapos, mahirap pala ang magiging isang pugong biyahero sis. Nahirapan ka. Kasi sa dami po ng trabaho talaga. Mahirap talaga maging isang pugong biyahero. Pero kayang-kaya mo yan. At kayang-kaya niyong dalawa. At sila pong dalawa ay nagmumotor araw-araw sa ginagawa nilang pagbablock. Okay. So, yung pagmumotor, syempre, mahirap talaga. Pawisan, magkakasakit, no? Okay. At yung ginagawa nila araw-araw na pag-uwi sa pamilya, kailangan makauwi din ng mas maaga. Mahirap talaga yon. Okay, guys. So, meron lang akong announcement para sa inyong dalawa. Ano yun? Okay. At ang lahat ng itong ginagawa ninyo, syempre, in the future, magiging maayos kayo. At para hindi na kayo mahirapan sa araw-araw na ginagawa niyong pagmumotor, akin yung susi. Isosoli na natin to sa may-ari. So dahil itong susi na to, mga kababayan, no, ay para sa inyo talagang dalawa. Dead? Hindi nga. Ayan. Ito pong susi na hawak ko, mga kababayan, ay para po sa inyong dalawa talaga. Sasakyan pong yan, ay para sa inyo talaga yan! Sa inyo talaga yan. Binili yan para sa inyo. Gagamitin nyo yan dalawa. Yan sasakyan, nakikita nyo po na pick up na yan. Yan po ay para sa kanila. Yan po yung malaking surprise ko para sa kanila. At alam niyo po ba kung sino nagbigay niyan sa atin? Walang iba kundi si Tita PB Angels. Palakpakan natin si Tita PB Angels. Thank you, thank you. Binili po itong sasakyan na ito para may magamit po ang dalawa naming kapatid dito. Si Noy at si Kuya Ellie. Para po sa kanila yan. Okay. Second hand po ito. Pero napakalaking tulong at binigay ni Tita Sel sa amin. No? Mahigit. 500,000 no, na ibinigay niyang tulong para sa amin. So, ibinili ng sasakyan. No? Yung sasakyan, para kayong dalawa ay may magamit sa inyong araw-araw na gagawin. So, itong sasakyan na ito, tama na yung pagpapanggap ko. Wala talagang sponsor na darating. Wala talagang sponsor na magmimigay ng relief doon. Wala tayong sponsor na pipick upin bukas o kanina. Walang ganon. Ako yung darating talaga para ibigay ito sa inyo at personal na ibalita sa inyo na ang sasakyan na yan ay sa inyong dalawa na gagamitin nyo dito sa Davao para sa charity'ng ginagawa natin. Para hindi na kayo mahirapan. Diba? Dahil ganon tayo kamahal at Tita PB Angels, ibinigay yan para sa inyo. Kaya yung pick up na yan na Toyota, sa inyo yan. Gagamitin nyo yan dito sa charity para hindi na kayo mabasa ng ulan, mainitan, makauwi kayo ng maayos sa inyong pamilya. Salamat. Siyempre, nagpasalamat kami dahil hindi na kami nagmotor kasi pag nagmotor kami po ay napakahirap yung daan, ulan, init yung tinahak namin. Kaya sa nagbigay sa amin, yung dalawa ni Eli, kaya nyo hanggang kaya namin puntan yung dapat natin tulungan ang daan namin. Thank you sa Pastor Paul. Hindi namin talaga in-speak na ganito yung gawin niya sa amin. Salamat, Sir Paul. Salamat, Sir Paul. Kasi hindi namin in-speak na siyempre wala na sila. Wala na kaming masakyan, bro.
Kaya sinasabi ko na napakabait talaga ni Sir Paul na hindi kami pinabayaan doon sa Davao. Kami nila ili. Kasi alam namin na marami pang tao dito na nangailangan din ng tulong. Kaya hindi na kami mahirapan. Kaya sinabi ko kang ili, kung may sasakyan ng tayo doon, kahit saan tayo mapunta, hindi kita iiwan. Kasi wala na si Sir Paul, si Sir Frankie. Yung ano yung sinasabi ko na hindi kita ipagpatuloy natin, ituloy natin yun. Kasi marami pang tao na nangailangan ng tulong. Tulad ninyo, mga tumutulong. Maraming salamat. Ayan, Kuya Eli. Ako sir pang naano pa ako. Hindi ka makapaniwala. Hindi ako makapaniwala po kasi... gagawin naman talaga namin ang ano sir, yung bilang responsibilidad namin, bilang ka-team. Pero hindi namin in-expect po yung ganitong ganito. Ano sir. Kasi yun nga ang sabi niyo po, darating kayo. Hindi darating yung sponsor para mamigay. At itong sasakyan na to, Sir Paul, kung akala namin na gagamitin ng isang sponsor para ipamigay, mamimigay lang tapos dalhin sa kanila. So, sa amin naman, sir, itong binigay niyo po, lalong-lalo na si Tita PB Angels, Tita Sir, maraming salamat po. Taos puso po kami nagpapasalamat po dahil binigyan niyo po kami ng napakalaking pag-asa para... Thank you, sir! Hindi makapaniwala sina Kuya Eli at Noy. Nasa kanila na ang sasakyan ito na magagamit nila sa ginagawa nilang pagpa-vlog at pagtulong dito sa Mindanao. Napakalaking tulong po nito para po sa kanilang dalawa. Kaya't maraming salamat kay Tita PB Angels na napakataba ng kanyang puso at nagtiwala sa amin para ipagkaloob ang ganitong sasakyan. Maibigay para sa kanyang mga naging kaibigan. So, hindi po makapaniwala yung dalawa. Kasi, sinabi kasi, tinanong ko sila, araw-araw ko siya tinatanong, Dul, kailan ba magdating yung mayari ito? Sabi niya sa akin, Wednesday daw, mabunta sila, kung siguro yung sasakyan. Inisip ko naman, okay lang, kukunin. Kanila man yan. Kukunin, may motor naman tayo, patuloy pa rin natin yan hanggang kaya natin sa ating mga katawan. Yeah. Napasalamat talaga kami sa nagbigay ng sasakyan na to sa amin. Okay. Marami pa naman tayo na dapat talaga tulungan nito. Yeah. Thank you, Sir Paul. Kanina nga, parang hindi namin alam yung gagawin namin. Nakita namin si Sir Paul. Parang, ewan ko, parang siyempre matagal namin kasama. Tapos makita mo ulit. Ano ba? Yung umaalis kami nila Eli, magmotor lang kami. Sabi ko, sinabihan ko, kaya natin yan. Kaya mo pa. Sinabihan niya ako kung kaya ko. Pero kaya natin yan. Kahit motor lang, kaya. Punta natin si Juan. Sabi niya sa akin, salamat doon. Lima ko, iwan, hindi kita iwan. Hanggang kaya ko, pero hindi kita iwan. Kaya, napasalamat ako na may sasakyan. Siyempre ako marunong magmaniho. Kahit saan kami mapunta, kung anong sabihin ni Ilim, puntaan namin. Kaya, salamat Sir Paul, Sir Frankie, sa nag-donate ng sasakyan na to. Thank you. Yan. Okay? Yun po, at pasensya na kung na-prank ko kayo, no? At yan ay surprise talaga ni Tita PB Angel sa kanila. Pinurchase po yan nung nakaraan linggo at in-expect nilang dalawa talaga na yan ay hindi para sa kanila. Wala sa isip nila na yan ay para sa kanila na bibilin po yung sasakyan. So, congratulations sa inyong dalawa. Yan, meron na po silang magagamit po. Magagamit. So, tatawagin niyo yan, ipapangalan niyo dyan, no? PB Heart. PB Heart. Ayan. Kasi, ibig sabihin ng PB Heart, mula sa pagmamahal. Okay. So, PB Heart yan, no? PB Heart. Ang pangalan po nung sasakyan ay PB Heart. Oh, congratulations sa inyong dalawa. Maraming salamat po kay PB Angels. Maraming salamat, Tita. Napakalaking blessing po nito para sa amin at sa kanilang dalawa. Masa po kayo na pag-iingatan nila ito. Yes po. Pag-iingatan namin. Para once na bumisita ulit kayo dito, may magagamit po tayong sasakyan. Para kung saan man po kayo
namin dalhin sa mga pagtulong na ginagawa natin. Meron na po sila at meron na tayong masasakyan. So, namnamin nyo na, inyong-inyo na yan. Thank you po. Kasi, hindi na kayo talaga, Sir Paul, kasi kukunin na, akala namin kukunin na po bukas. Tapos, iniisip na namin yung kasunod na araw kung ano yung pagkakargahan ng clothing. Kasi bukas po mag... ano ng clothing sana, Sir. Yeah. Tapos inisip ko paano to. So, yeah. Malaking tulong po talaga si Baby Heart sa ito, sa mission po, Sir Paul. Thank you po, Tita PB Angels, sa pagkakataon niyo po. Hayaan niyo po, iingatan namin si PB Heart po. Yeah. Maraming salamat. Kasi, napapanood nyo kasi kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng dalawa nung umalis kami. At alam mo yung paghahakot lang ng materyales, mahirap talaga kung walang sasakyan. Kaya napalaking tulong po nito, Tita PB Angels. Maraming maraming pong salamat. At thank you na rin po sa lahat mga sponsor natin. So, congratulations. Hello po kay Tita PB Love. Don't forget to subscribe po kanyang YouTube channel. Ang King and Bella Vlog. Maraming pong salamat. At kay Sir Dennis, ayan, Dennis Latuño, yung kanya pong YouTube channel. Maraming maraming pong salamat, mga kababayan. Hanggang sa muli, congratulations mga sis! Salamat. Meron na kayong sasakyan! Yay! Pagsasamahan ng magkakaibigan. Pagsasamahang nabuo ng isang taon. Pagkakaibigan na hindi matutumbasa ni numan. Ito po ang PB Team, Davao. Marami pong salamat mga kababayan. Maraming salamat, Tita PB Angels. Maraming salamat, Tita PB Lab. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers, sponsors, and subscriber na tumutulong at nagmamahal po para sa amin. Karamdam na mayroon na kayong dalawang sasakyan. Hindi pa rin kami makapaniwala, Sir Paul. Ha? Hindi pa rin kami makapaniwala. Kayo makapaniwala. So, totoo naman. Kasi... lahat naman nangangarap magkaroon ng sasakyan. Kahit second hand yan. Pero yung ganitong klase ng sasakyan talaga papangarapin ng kahit na sino man. Diba? Opo. Pick up. Matic 4x4. Saan ka pa? Oh. Ayan, hindi ka na sis. Gaganda ulit ang kutis mo, sis. Mm, magiging kutis Porcelona. Porcelona. May ingatan mo ng iyong beauty. Again, once again, thank you po kay Tita PB Angels. I love you, Tita. Maraming maraming salamat. Napakalaking tulong po nitong inyong naibigay para po dito sa dalawang ito. Pagmahalan kayong dalawa, pagintindihan, pag mag-aaway sa daan. Tama. Ha? Hindi kami. May gulong naman yan siya, sis. Oo. Ayan. So, God bless sa inyo. Salamat and po. Huwag kang kalimutan bago umalis, mag-pray. Opo, yun yung naano namin, na-adapt talaga sa team. Yung dalawa na lang kami. Dalawa na lang kami. Mag-pray ano, kayo. Ha? Kung ano yung mga routine natin dati, yun pa rin kami. Ipipray bago umalis. Okay. Sige, marami pong salamat mga kababayan. And God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye.